Ay mga kaibigan, ngayon po ay magtatanggal tayo ng porma. Ayan, porma, tatanggalin natin. Ang gagamitin lang po natin ay drill. Ayan, papakita ko sa inyo kung anong kagandahan ng puro tornilyo lang ang gamit nyo sa pagporma, sa pagbuo ng ano, ng porma sa poste. Napakaganda po. Papakita ko sa inyo yung mga yung gawa na ano ito hanggang matapos ang bahay. Ito lang tatlong forma lang ang magagamit natin at hindi na tayo magdadagdag. Puro bolt lang po kasi yan. Tatanggalin lang po natin to ay puro bolt. Puro yan, puro screw lang yan. Puro screw lang po tatanggalin natin para makita nyo yung kagandahan na pag-screw lang ginamit kaysa sa pako. Ngayon po, panoorin nyo ako ha. Bilang natin mga screw mga kaibigan. Yan, tanggal na mga kaibigan. Yan mga kaibigan ang ating forma. Yan, dito medyo umampaw tayo ng konti. Yan, pero okay lang kasi ano naman siya. Tapos ito mga kaibigan, lagi natin babasain to. Yan. Okay na siya. Okay mga kaibigan, napakadali lang, di ba? Ito namang isa, mas madali itong nasa kabila. Dito naman tayo mga kaibigan sa kabila. Yung kumakain dito sa kabila na ano. Yan, lagay ko ulit dito ang camera ha, para makita nyo. Yan. Medyo magalaw yan. Ito lang brace na to, ang tatanggalin natin mga kaibigan.
Mahal lang kasi tukod. Maliit lang ang pwersa ang kailangan nito mga kaibigan. Patap yan, tanggal lang to. Op. Di ba yan? Dalawa na natatanggal natin. Yan. Para makita nyo nang wala ng porma. Yan. Yan. Ito, tagusan nyo dito sa kabila. Yan. Ito. Kain na kain po ang ating hollow block. Kung mapapansin nyo, yun ang kain niya ng hollow block. Dito, kabila, ganun din. Lampasan po yan. Bali, ang ano po, ano square nito ay by 5. By 5 ang kwadrado niya. Tapos ito, itong isang to, mas mabilis po itong tanggalin. Okay, tanggalin na po natin. Po, tinali ko lang to, yung kawad. Yan. Tapos ito lang yung mga brace nya. Ang dami na nating scrolling magagamit. Hindi tayo magtutuwid. Yan. Para mga brace natin. Yan. Tapos, din sa taas. Yan, itong isa tanggal na rin mga kaibigan. Uy, medyo mana to, buo-buo. Ibig sabihin po ng ganito mga kaibigan, kulang sa tubig ang ating buhos. Yan. Kailangan talaga, pero madali po yung sapawan. Kailangan talaga basang-basa yung ating buhos. Yan, kung makikita nyo ang yan ang pong buhos. Kung makikita nyo ang mali dyan, kulang po sa tubig yung ating halo. Kailangan talaga matubig pag sa halo. Yan, yan ang ating kulang. Next time, alam na natin. Basta ang mahalaga. Pero ang ratio ko po nito ay 1, 2, 3. Isang simento, dalawang graba, tatlong buhangin. Kabila naman po tanggalin natin mga kaibigan. Yan na po ang ating poste mga kaibigan. Yan. Ito, medyo hahabulin lang natin to ng ano natin, lalagyan natin ng puro. Yan. Papansin nyo to. Yan, ito ay ang haba niya dito, simula dito hanggang dito by 5. Tapos ang lapad niya ay 20. Kung mapapansin nyo, kain na kain niya yung hollow block, diba? Ito yung hollow block. Kain na kain niya. Ayan po ang aking diskarte sa aking poste. Ayan. Kung sa tibay, matibay po yan kasi
Sunod po tayo sa standard na halo ng poste 1, 2, 3. Isang semento, dalawang graba, isang at tatlong buhangin. Ang ito namang isang to, mga kaibigan, tatanggalin natin ang mga support. Kunin uli natin ang tornilyo. Ito, mga kaibigan, tanggal na to. Ganun lang kadali, mga kaibigan, tanggal. Yan, ito pang isa. Yan. Tanggal na po. Dito naman tayo sa isa. Yung sa may gilid niya. Kaya madali-daling tanggalin yan kasi kalso lang nilagay ko dyan. Ayan. Ayan na, mga kaibigan. Ayan, mga kaibigan, tapos na yung ating forma. Ayan. Ayan yung loob. Ito yung loob. Ayan. So, ayan. Tapos gilid nya medyo masikip dito. Hindi nyo makikita. Ayan, mga kaibigan. Ayan ang ating forma. Ang ating ano na, tawag dyan, semento na, hindi ko alam kung tawag dyan, mga kaibigan, yan. Okay na po siya. Medyo magre-repair tayo ng konti dito sa kabila. Okay na po. Yan. Yan. Straight po yan. Pansin nyo. Yan, mga kaibigan, na ano ba yan, hanggang dito na lang po ang video ito, hanggang sa susunod po. Para next vlog na po natin na yung papatibayin natin yung likod na yon.